makakapuwi. Kung may man magmamalas sila, Aba, ako din, may magmamalaki din ako, may ayabang din ako. Ako'y asanya nagsasalita tulad ng isang mangmang. Embryo ba sila? Ba, embryo din ako. Ganyan. Israelita, ako din, Israelita. Pilipin Abraham, apay, gayon din. Ako ba'y sila ba'y lingkutin Kristo? Abay, ganun din ako. So, permanent papayabangan sila. Eh, siguro, pinabalik siya ng iba pang mga pangaral ng pabuting balita. Well, kung may pumamalaki yan, kung nagmamalaki nila, yung rako nila, yung kanilang pinagkalinga, ang kan, yung sila'y mahagi ba, ang bayan binili ng Diyos, well, ako din ganon. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo, ako din ganon. Okay? Pero sabi niya, sila ba yung malingkod ni Kristo? Well, ako din ganon. Pero sa ganon ay ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. So, malingkod ba sila ni Kristo? Abay ako din, pero mas mabuti ako alagad ni Kristo kesa. Tapos dito ka magtataka kung ano ang yung biglang pagbabago ng timbre ng pagmamayabang ni Apostol San Pablo. Bakit? Paano nagbago? Well, kadalasan kapag magmamayabang ka, ang magmamayabang mo ay yung mga tagumpay. Ang pagmamayabang mo yung pera mo, magmamayabang mo yung paginhawahan mo sa buhay. Pero ano yung mga pinagyabang ni Apostol San Pablo? At bakit niya sinabi na mas mabuti siya lingkod ni Kristo kesa sa kanila? Pagulat kayo, ang pinagyabang niya nila ay ang mga kapighatian ng kanyang pinagdaanan. Si Apostol San Pablo, si Apostol San Pablo, sabi niya, etong pagyayabang ko, mas mabuti ako lingkod kesa kanila. Bakit? Kasi higit ang aking pagpapagal, ilang ulit ako na tinanggo, hinagupit ng maraming beses, madalas namingit sa kamatayan, 5 beses daw siya na hinampas sa may haliging bago. Tumanggap ng tatlumpot siyang napalo mula sa mahubiyo. 3 ulit siya nakaranas na hakupitin ng mga Romano at minsan binago, iniwang halos patay na. 3 ulit daw siya nalungga ng bangko ng kanyang sinasakyan at isang beses daw na maghapon at magdamag siya nagpalutang-utang sa dagat. At sabi pa nun ay nasuong siya sa iba't ibang mga panganib sa Manilo, Manulisan, Kapwa Hudyo at sa Mahentil, mga panganib sa Luzon, sa ilang, sa dagat at mga nagkukumaring kapatid. Nakaranas ng labis-labis na pago, labis-labis na hira, palimit na pagpuyat, matinding gutom, uhaw, nakatikim siya ng pagiging paginaw, pero walang papalabal, at yung kaya magmamalasakit para sa lahat ng simbahan. Okay? So, hindi niya pinagyabang ang daan na kilig sa akin. Hindi niya pinagyabang ang himala na ginawa niya. Hindi niya nga pinagyabang ang pagpalaya sa mga dumot. Anong
dan dialognya yung mga pag-uusa ng kanyang pinagdaanan alang-alang sa mabuting balita ng ating Panginoon. Mga bagay na tutusin ay ikakahiya natin. Mga bagay na tutusin ay gusto natin kalimutan. Trauma natin sa buhay. Pero para sa Kanya, ito'y mga tunay na mga dapat ipagyaba kung ikaw ay isang alagad ni Kristo. Ikaw ay nagasunod ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ang bawat hampas, ang bawat hagupit, ang bawat pagkakabilanggo, ang bawat pag-uusa, ang bawat paglalagay sa bigit ng kamatayan ng isang alagad ay lalo nagpapalapit sa Kanya sa pagiging kamukha ni Kristo na nakapako sa krus. Ang bawat kapighatian na pinagdadaanan sa isang alaga, lalong-lalo siya nagiging kamukha ng ating Panginoon. At ano ba ang target ng pagiging alaga ni Jesus? Ito ay ang pagiging katulad niya. Ano ba ang layunin ng pagsunod sa Panginoon? Sagot, ito ang layunin ay ang pagiging kamukha ng Panginoon. Pagtulad sa Panginoon. Ang kapanalikita natin, limbawa ang ating altar, at ang lagi nasa gitna ang larawan ni Kristo na nakapako sa krus. In fact, isasabi ng ating Panginoon na mag-iipon ka na rin lang ng kayamanan, ang ipunin mo ay ang kayamanan ng langit. Mag-iipon ka na rin lang ng karamalan, ang ipunin mo ay ang makaramalang makalangit. Kasi ang kayamanang makalupa, sinisira yung ipis, kinakain ng kalawang, nananakaw yan, nawawala at hindi nagtatagal. Pero ang kayamanang makalangit ay nagtatagal. Hindi kinakain ng ipis, hindi minanakaw, hindi kinakalawang, hindi nauubos. Tanong, paano ka makaiimpo ng kayamanan iyan sa langit? Sagot, sa pamamagitan ng pamimigay ng iyong kayamanang makalupa habang nagubuhay ka sa ibabaw ng mundo. Kasi mas lalo mo hinihigpitan ang pagkapit mo sa makayamanang makalupa, mas lalo kang mawawalan ng kayamanan sa langit. Kung mas maluwag ka sa pamimigay ng kayamanang makalupa, mas nakakaimpok ka ng kayamanan sa langit. Ganun din naman, huwag ka mag-iipon ng karamalang makalupa, kasi ang karamalang makalupa ay nalilimutan. Wala.
pagitan ng pag-ako ng maraming kahihiyan alang-alang kay Kristo. Yan ang pinakamalaking kapalitunaan. Pinakamalaking kapalitunaan. Kasi tatanda natin, ang mga pinahahalagahan ng mundo, baliwala yan sa Diyos. Pero ang mga pinahahalagahan ng Diyos, ito ay pinakawalan at pinakapwil ng sanlibutan. Alam niyo bakit? Kasi magkaiba ang diwa ng Diyos at ang diwa ng mundo. Magkaiba ang pamamaraan ng Diyos at ang pamamaraan. Sabi ng Diyos, ang aking isip ay hindi yung isip. At ang aking pamamaraan ay hindi inyong pamamaraan. Sapagkat ako ay Diyos at hindi tao. Yan ang sasanya ko sa sabago. Nakakauwi ko ang mga pagbuhusa ng aking katawan. Pinagkakapuri ko ang mga kapitian at kahihiyan inabot ko sa kamay ng mga tao. Dahil wala siyang ibang pinagmamalaki kundi ang krus ni Kristo. Wala siyang pinangaral kundi si Kristo na kapangako sa krus. Ave Maria Purissima.